what's good mga karibal? Anyway, I'm back and nice to be back sa inyo mga kalupay. Silaw! Ayan guys, nagbihis lang po ako. Papunta lang po ako sa lugar kung saan pupuntahan po namin yung kailangang puntahan. Ayan, syempre si Russell Boy ang kasama natin ngayon in the house. Pupunta na naman po kami sa SM City, syempre. Bibili po ako ng memory card ng aking camera sa Canon ko dahil nga syempre wala na akong memory card. Yung memory card ko kasi is 32 gig lang, hindi kaya ng isang vlog o hindi kaya ng isang vlogan. Yun yung kailangan kong para kahit at least kahit papaano makakapag unlimited vlog po ako. Ayan. So sa lahat po ng mga nag-expect guys at nagtatanong bakit pa iba-iba yung content ko. Actually yung content ko talaga mga langga is talagang helping people talaga ako. Isa ngayon nga hindi nga tayo makapaglabas-labas. Hindi tayo makatulong ng ibang tao dahil nga syempre sa sitwasyon ngayon, lagi na lang ECQ, laging lockdown. Syempre nag-iingat din tayo, wala tayong magagawa, hanap tayo ng mga taong tutulungan natin, tapos di natin alam. Delikado pala yung mga taong tinulungan natin, yun. So, hindi naman sa iniiwasan natin sila, tayo, kailangan lang nating mag-ingat dahil mahirap na ngayon pag nagkasakit ka o rejected ka sa mga ospital pag wala kang complete, tawag dun, basta. So, outdoor vlog muna ako, annoying vlog muna ako ngayon mga langga para naman kahit papano magkaroon ng laman lang yung channel ko. De ilang days, ilang month na po wala laman yung channel ko. Diyos ko, di ko alam kung paano ko isusolve to. Nako, so sa lahat po ng mga subscriber ko at mga viewers ko, pasensya po, ito na po, nagbabalik na po ako guys ha. Thank you so much sa pag-stay sa aking channel. Kung gusto nyo pa pong matuwa at mainis, at makilig, and syempre mag-subscribe lang po kayo and stay lang po kayo sa aking channel. Ayan, nandito na po kami sa aking customer and maghahatid na po kami ng aming online selling. O, dyan lang po, dyan lang po. Ayan, so ayan, so actually mga karibala, nagtataka kayo kung bakit iba na naman yung content ko, nag-annoying vlog na naman ako. Eh ngayon nga, strict tayo. Siyempre, partner ko, strict na din. Hindi pwede muna tayong tumulong sa kahit sino-sino dahil takot tayo eh sa pandemya. Takot tayo sa virus kung ano pang yung natin dyan. Pero, itratry ko po yung best ko na kahit ganun at kahit ganito yung sitwasyon natin mga karibal. Ano, try ko pong gawin pa rin yun dahil siyempre, sabi nga nila kung pangarap mo at kung gusto mo, magagawa mo, diba? So, yun nga gagawin natin yun. Try ko pa rin kasi gusto ko talaga pa rin tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Sobrang dami dito sa Iloilo Ang daming mga mahihirap dito na kailangang tulungan. Yun yung gusto ko, yun yung purpose ko talaga sa content ko, yung tumulong. Try nating tumulong guys ha. Kahit pandemya, kahit mahirap yung sitwasyon. Try natin, subukan, no? Magdadala lang tayo ng protection sa katawan natin. Pero wala problema dahil vaccination naman tayo, Diyos ko. Talaga na sinabi ko, 'di ba? Pag nag-vaccine ka na, wala ka nang takot, hindi ka na matatakot dahil syempre full of protection ka na sa iyong katawan. Ayan, a few moments later. So see you sa lahat po ng mga subscriber at viewers ko. Maraming salamat po sa pagstay dito po sa vlog ko. Maraming salamat and sana po ay tuloy-tuloy lang po pagsuporta niyo sa akin. Huwag niyo po akong iwan, guys. Sana po huwag niyo po akong iwan. I-share niyo lang po yung video na to para masaksihan niyo po yung lahat ng kagaguhan at kalokohan at kalintik na ginagawa ko araw-araw. So thank you so much, guys, and I love you everybody. Yan po, lagi ko pong nakikita yan dito si Nanay. Lagi ko po yung nakikita dito. Ayun, yun yung gusto kong tulungan guys . Yan talaga yung gusto kong tulungan dito. Araw-araw po yan dito sa downtown. Gusto kong tulungan yan.
Oh, nag-umukuha lang po ako ng pagkakataon. Ayan po si nanay, ayan o. Ayan, nag-iisa lang yan dito. The next day. Hello, what's good everyone? Magandang umaga. Another vlog, another day, at another kalokohan na naman. Hindi ko alam kung magkakaroon ng lokohan dito. Ayun. And bad news, mga karibala, no? Bad news. Dahil nga yung inyong Kuya Rain ay nilagnat po ng tatlong araw hanggang ngayon nang matindi. Ayun, and medyo meron pa po tayong trangkaso ngayon. And halata naman sa boses natin, halata naman sa lakas natin. Medyo wala nga tayong lakas eh, wala tayong energy ngayon. Yun, kwentuhan lang tayo ngayon. And ayun, sinisipon pa ako. And ikikwento ko lang sa inyo, pero ngayon okay na ako kasi dahil nga sa pagmamahal ng girlfriend ko, naging okay ako. And napabilis yung paggaling ko dahil kinakabahan ako nung nagkaroon po ako ng trangkaso. That time nakaramdam ako ng ubo, unang-una nakaramdam ako ng ubo, and then after ng ubo, binabaliwala ko lang kasi akala ko natural lang na ubo. Then after that, kahit nasisilawan po ako ng araw na sobrang sakit ng araw, pero parang hindi ako nakaramdam ng init. Parang iba yung pakiramdam ko, parang di ko alam ba, parang nilalamig ako, parang ganon. Parang okay lang sa akin yung nakatutok sa akin yung mainit na araw. Alas 3 ng hapon, guys, ha. And ayun na, sabi ko parang iba na to. Tapos parang tumatakbo yung oras, mga karibala. Ako lang mag-isa dito sa kwarto, guys. Ako lang mag-isa dito sa kwarto. Blurred yung ano natin. Ayun. Ayun, nung habang lumalakad po yung oras, parang nakakaramdam ako ng sipon. Then masakit na dito yung lalamunan ko. Sabi ko iba na to. Sabi ko, kasi nang time na nakaramdam ako ng ganun, nasa mall ako, iba yung pakiramdam ng normal kesa sa may nararamdaman ka. Kasi ako nung time na yon, nararamdaman ko na yun, ubo na ako. Tapos, parang sinisipo na ako. Tapos, parang nilalamig na ako. Parang patrangkaso talaga. Yun, so sabi ko, nag-chat ako sa partner ko, sabi ko, uwi na ako. Kasi matagal pa silang matapos dun eh. Tinatapos pa nila yung pag-hanger nila, kailangan nilang tapusin yon. Eh ako, iba na yung nararamdam ako. Sabi ko, magpapahinga na lang ako sa bahay. Ay! Balik! Yung ng asong yun, oh. Ikaw talaga pong ina mo, ha? Balik ka lang! Oh, dyan lang muna siya. Ayan si Maggie ko. Ay! Yan si Maggie ko. Ayan. Makulit yan, makulit. At siguro pagdating ng alas 8, yun na nakaramdam na ako na parang ang ginaw na. Hindi ko na kaya talaga. Tapos, Maggie! Pati na talaga yung Maggie na yun. Din sa? Oo, oh, ariyo. Sok! Pasok! Ha? Hindi ka makakalabas. Diyan ka. Ayun, so yun nga po. Nakaramdam na ako, alas 8 ng gabi, nakaramdam na ako ng parang init ko na, sobrang init ko na. Tapos, nilagyan niya ako dito ng take, ano ba na? Ito, oh. Ito yung nilagay niya sa kilikili ko, ayan. Yung ano, hindi ko alam kung anong tawag dito. Bobo talaga ako pagdating sa ganito eh. Nilagay niya dito. Tapos, ayun, naging 38.8 yung taas ng lagnat ko, ayun. So, hanggang sa gumabi na, natulog na ako na hindi na ako makatulog dahil nininginig na ako. Then, after that,
pagka umaga, hindi wala na akong ganang kumain, wala na akong ganang uminom. As in talagang kahit ko titing lang, pinipilit niya nga lang akong kumain kasi para makainom ako ng gamot. Pero talagang as in wala talaga akong panlasa, hindi ko maamoy. Kaya nadududa na ako, kinakabahan na ako. Nung kumakain kami sa labas, sabi ko, babe, iba yung trangkaso dati. Kapag nagtrangkaso ako at naglagnat ako, kahit papano nakakalasa ko, na nalalasaan ko yung pagkain. Yung nangyari sa akin ngayon, iba eh. As in parang inaamoy ko lahat ng mga ulam, inaamoy ko lahat ng mga binibili niyang ulam. Nagtimpla na ako, nagbukas na ako ng dilata kasi yung binili niya sa aking barbecue, hindi ko talaga malasahan, hindi ko maamoy. Bumukas ako ng dilata, hindi ko pa rin talaga amoy. As in, wala akong panlasa, parang kumakain lang ako ng goma. Kumakain lang ako ng kanin na walang ulam. Ganun yung panlasa ko. Sabi ko, kinakabahan na ako. Sabi ko, babe, iba na to. Sabi ko, kaya hindi ko tinatapos dahil kinakabahan lang ako. Sabi niya, natural lang yan pag trangkaso, ganyan talaga, hindi ka mawawalan ka talaga ng lasa. Sabi niya, siyempre, natrangkaso ka eh. O sabi ko, nga, na, dati nagtatrangkaso naman ako, eh, nawawalan naman ako ng panlasa, pero meron akong natitirang panlasa pa naman. Pero ngayon, iba talaga, sabi ko, kinakabahan ako. Tapos yun, sabi niya, sige lang, okay lang, kain ka lang, kain, pilitin mo lang kamay. Hanggang sa yun, inobserbahan ko muna yung nararamdaman ko. Pero God's will and to God be the glory. After that na pagkagising ko, binasa niya muna pala yung katawan ko ng bimpo, then bago kami matulog, then nilagyan niya ng epicacent oil, tawag doon, lahat ng katawan ko, ayan. Then pagdating ng madaling araw, ayun na, naano na ako, na parang naka-aircon kami, guys, ha? Naka-aircon kami, pero nakakaramdam ako ng lumabas lahat ng pawis ko. Oo, todo aircon yan. Tapos lumabas lahat ng pawis ko. Tapos pagising ko, basang-basa yung ito, yung damit ko. Ayan, yung damit ko, basang-basa to. Basang-basa ng pawis to, guys, pagising ko. Yun, then after that, nagbihis ako ng damit ko. Sorry. Sorry mga guys, ha. Yun, napilit lang ako ng boxer ko, pati shorts ko basa, lahat ng katawan ko basa, basa ng pawis. Nagpalit ako ng boxer, nagpalit ako ng sando, hanggang sa natulog ulit ako. Then kinabukasan, parang gumana yung pakiramdam ko, parang okay na. Pero ngayon, hindi pa rin ako nakakalasa ng pagkain. Sa totoo lang ngayon, okay na ako. Wala na akong lagnat, ubo na lang, sipon, sakit ng ulo na lang. Yun na lang yung nararamdaman ko. Then wala pa rin akong panlasa ngayon. So, hinihiling ko nga, sabi ko nga kay, nagdasal ako kagabi, sabi ko nga, Lord, sana hindi ito yung ini-expect ko, yung inaasahan ko. Yung alam nyo na, diba? Nagdasal ako. Meron pa nga akong in-order na siomay, guys, oh. Ayan yung siomay, oh. Ayan, oh. Ang dami pa niyan, guys. Sobrang sarap niyan. Ayan, shout out kay Joseph. Ayan, si Joseph, ayan. Ang homemade yan, guys, ha, homemade. Si Joseph po ang nag-lutoy niyan, ayan. Sobrang sarap niyan, guys. Sobrang sarap niyan. Pero paborito ko 'yan. Sabi ko sa inyo, paborito ko 'yan, promise. Pero hindi ko nauubos dahil nga syempre sa pakiramdam ko. Blurred ba tayo? Blurred ba? Ayun. Dahil sa pakiramdam ko. So, 'yun. Kahit papaano, at least okay na ako. Thank you, Lord. Thanks, God. And Thank you so much, Lord. Ikaw talaga yung aming survivor. Po yung kwarto ko, papakita ko lang sa inyo yung kwarto ko, guys, ha. Ayan, guys, ha. Sa mga nagsasabi po na mayaman po ako, ayan, hindi po ako mayaman. Ganyan lang po yung kwarto ko. Ayan lang. Ganyan lang. Ayan po yung mga ino-online selling ko, guys, ha. O, diba? Kahit pambabae, ino-online selling ko. Lahat na lang kasi gusto kong tahakin. Lahat na lang kasi gusto kong pasukin. Basta magkapera lang po ako. Magkapera lang po kami. Ayan po. Ayan. Papakita ko sa inyo yung bahay. Ayan po yung bahay namin na akala nyo mayaman po kami. Tingnan nyo, guys, kung gaano ka ano yung bahay. Ah, hindi ako nahihiya dito, guys, ha, sa bahay ko. Hindi ako nahihiya. Papakita ko lang, guys, kung paano. Kasi someday, mapapalaki ko rin po ito. Ayan. So, mag-iikot tayo. Pupunta tayo sa rooftop.
Ayan, papakita ko lang sa inyo guys ha. Ayan po yung ibang ina-online sa iling ko. Kay mama po yan. Dito po yung labas namin. Ayan, ito po yung konting tindahan po ng kapatid ko na laging sarado. Ayan, ayan po yung harap ng bahay namin pag umuulan, onting ulan lang, bumaba. Ito po yung tinda ni Papa, ganyan, mga tinapay lang, ayan. Ayan po yung taas. Kaya tayo. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hinihingal ako guys. Tayo ka lang, hinihingal ako. Unting akyat ko lang, hinihingal na ako. A few inches later. Second floor to. Ayan na, second floor to. Then, ayan po yung mga sobra naming mga kabilya. Ayan. Hindi na nagagamit. Ayan o, may mga kalawang na nga. May mga kalawang na hindi na gagagamit dahil nga syempre nawala na po kami ng budget simula nung nag-pandemic. Ayan. Ayan, dito natutulog yung pinsan kong, naku Diyos ko. Matigas ang ulo. Ayan, dito na natutulog yun, ayan. Ang dumi guys, kaya sa lahat po ng mga nagsasabing mayaman, hindi ako mayaman guys ha. Ayan. Ayan po, ito lang po yung natapos namin. Ayan lang po, ayan pa, hindi pa po natapos lahat yan. Ayan, tignan nyo guys, oh. Sino nagsasabing mayaman ako, ayan. Ayan, ayan po yung bahay namin, oh. Ayan, oh, ang dumi niyan guys. Hindi ako nahihiyang ipakita yan sa inyo. Ayan. Ayan, yan lang. Ayan guys, oh. Oh. Wala na kami magagawa, nawala na po ako ng trabaho. Gusto ko man pong pagandahin yung bahay namin para kay Mama Jai Papa. Eh wala tayong magagawa kasi minalas nga tayo. Yun. So, yun. Ayan, maganda ba yung bahay namin? Parang basura nga 'yun, eh. Kulang na lang ang basura eh. Oh, Mount Apo, Smoky Mountain. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan po yung nagsilbing hagdanan po ng mga panday. Ayan po, ito po yung taas ng bahay namin guys. Sa totoo lang, sobrang ganda po ng plano ko dito guys eh. Ayan na, hindi natapos dahil nga sa pandemic. Ayan. Ayan oh, terrace namin to. Tapos, dapat dito sa taas na to, ano na to eh, dining area. Ayun oh, yun yung studio ng kapatid ko. Dito po siya naglalayo. Andiyan pa lang gago. Andiyan pala ang putang ina, kaya pala bukas. Ayan, dito po siya naglalayo. Ayan. Ayan, ayan. Ang dumi, 'di ba? Oh. Ayan pala ang gago. Oh, shout out sa lahat po ng gustong tumulong diyan. Nakakaramdam po 'yan ng sakit sa itlog. Andiyan pala siya, hindi ko alam. Ayan. So, tapos, ito po yung tawag dito, kabilang kwarto. Ayan. Dito po naman natutulog si Papa. Ayan. Ayan, di ba? O, sino nagsasabi? Sa lahat ng mga nagsasabing mayaman tayo, ayan yung ebidensya. O, mayaman ba yan? O, mayaman lang tayo sa forma. Forma lang, pero, Diyos ko. O, ayan. O, di ba? O, sige, pupunta natin yung kusina. Ayan. Ayan po yung kusina. Ayan guys. Oh. Ayan po yung natapos ng panday namin. Ayan. Oh, tignan nyo guys. Hindi pa natatapos yan. Oh, still deck pa lang na nandyan. Oh, diba? Oh, diba? Oh. Sige. Sige nga. Sabihin nyo nga mayaman tayo. Ayan. Ayan. So yun mga karibala, yun, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-observe sa vlog ko. Walang kwentang vlog, no? Nagkwento lang ako, pinahiya ko lang yung bahay ko. Pero hindi naman ako nahiya kasi syempre, ang hirap naman kasi magpanggap na hindi ikaw, diba? So kailangan, to be honest ka na lang, magiging totoo ka na lang. Kasi malay mo, balang araw may mga taong gustong tumulong sa'yo, diba? Ajiba! Diba? Ajiba! Yun yung bahay ko, 'di ba? Nakikita niyo kasi ang dami kasi mga basher na mga kaibigan ko, mga tropa ko na sinasabihan ako porket yumaman na daw ako, porket nagka online selling na daw ako,
dumami na daw yung pera ko, hindi na daw ako namamansin, hindi na daw ako kilala, hindi ko na daw sila kilala. Shit naman, men. Kilalanin nyo muna. At syempre, alamin nyo muna yung buhay ng mga online seller. Hindi lahat ng online seller mayaman. Minsan nag-online seller po kami para makapagbayad ng aming utang, para makapag-ipon. Sabihin nyo na lang yung mga ganyan kung nakita nyo na sa akin talaga na yumama na talaga ako. Eh, yan yung ebidensya ng bahay ko. Ano masasabi nyo? Diba? So, hanggang sa muli, maraming salamat at namimiss ko na pong mag-vlog, mga karibal. So, thank you so much po. See you soon. Sana po ay maging okay na po yung ating panahon at makapagbalik-vlog na po ako. Makapagbalik-tugtog na po kami. And Lord, i-bless mo na po yung mundo. I-heal mo na po lahat ng mga problema dito sa mundo, Lord, please, para makabalik na po tayo sa normal. And thank you so much, guys. Sana po ay mag-subscribe na lang din po kayo sa akin. Parang awa nyo na po, nagmamakaawa po ako sa inyo. I-share nyo na rin po yung vlog na to para marami pong makarelate po sa aking story. And thank you so much po, guys. Sana po sa huli, pag sumikat po tayo, ako naman po yung tutulong sa inyo. Thank you and peace. Sa lahat po ng mga gusto pong mag-subscribe sa akin, please subscribe and hit nyo lang yung notification bell para ma-update po kayo sa aking video na gagawin sa susunod. Check it out. Peace. Ino pasa na tu novio es un bobo. Él no va a cenar. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice.